Kumusta mga bata? Ako si Teacher Ruby, ang inyong magiging burong tagapagdaloy ng aralin sa araw na ito, na may layuning matukoy ang kahulugan ng salita batay sa ugnayang salita larawan. Ang paksang aralin natin ngayong araw ay tungkol sa kahulugan ng salita batay sa ugnayang salita larawan. Alam niyo ba mga bata na ang salita at larawan ay maaaring magkaugnay? Pero paano? Yan ang ating aalamin. Pero bago nating umpisahan ang ating talakayan sa ating aralin, ay may ipakikita ako sa inyo pagmasdang itong mabuti at handa ang inyong kaisipan sa ating katanungan. Handa na ba kayo mga bata? Narito ang unang salita. Hardin, hardin. Diwata, diwata. Bata, bata. Araw, araw. Daga, daga. Basura, basura. Halaman, halaman. May naman mga bata, ulitin na natin muli ang mga salita na ating binasa. Hardin, hardin. Diwata, diwata. Bata, bata. Araw, araw. Daga, daga. Basura, basura. Halaman, halaman. Ano ang inyong mga nakita at napansin? Ano kaya ang tawag natin sa mga iyan? Tama, ang tawag natin sa mga ito ay salita. Ano nga ba ang kahulugan ng salita? Yan ang ating aalamin. Ano nga ba ang kahulugan ng salita? Paano nga ba ito nabubuo? At saan nga ba natin maaaring gamitin ang salita? Yan ang ating aalamin. Salita. Ang salita ay binubuo ng pantig. Ito ay ginagamit upang makabuo ng pananalita at pangungusap. Kinagamit din ng salita sa paglalarawan. Ngayon naman mga bata ay ating alamin ang kahulugan ng larawan. Pero bago iyan mga bata, maipapakita ako sa inyo kaya pagmasdan itong mabuti. Diwata, diwata. Bata, bata. Halaman, halaman. Daga, daga. Basura, basura. Hardin, hardin. Araw, araw. Mga bata, ano ang inyong mga nakita at napansin? Ano kaya ang tawag sa mga ito? Tama, ang tawag natin sa mga ito ay mga larawan. Pero, ano nga ba ang kahulugan ng larawan? Yan ang ating tutuklasin, kaya makinig ng mabuti. Larawan. Ang larawan ay isang imahe na nagbibigay kahulugan sa isang salita o pangyayari. Ngayon naman, samahan mo akong tuklasin kung paano naiuugnay ang salita sa larawan sa pamamagitan ng pagpapakita ng salita at larawan upang ito ay maiugnay sa isa't isa. Kaya mga bata, makinig na mabuti sa ating aralin.
Salita. Halaman. Larawan. Halaman. Salita. Diwata. Larawan. Diwata. Salita. Araw. Larawan. Araw. Salita. Bata. Larawan. Bata. O mga bata, naunawaan na ba ninyo ang ugnayan ng salita sa larawan? Sa aking mga pinakitang salita at larawan ay masasabi natin magkaugnay ang mga ito. Sapagkat ang salita ay tinutukoy ang larawan at ang larawan naman ay nagbibigay kahulugan sa salita. Mga bata, lagi ninyong tatandaan na ang salita ay maaaring iugnay sa larawan sa pamamagitan ng pagpapakita ng larawan sa salitang nabanggit. O mga bata, naintindihan niyo ba ang aralin sa araw na ito? Kung hindi pa, ay balikan ang aralin o panoorin muli ang video nito. Kung naintindihan naman ninyo ng lubos ang ating aralin, ay binabati kita. Maaari mo nang sagutan ang mga pagsasanay sa iyong module. Paalam!